Yes, you are. Hello Rona, good morning po. Blessed Sunday din po. Welcome. Naririnig mo ba Rona yung kwan? Yung itong nagsasalita na Cambodian? Mag-headphone na lang siguro ako. Naririnig mo pa yung background sa labas? Good morning, Angelic. Salamat. More blessings din po sa inyo. Malakas talaga.
Meron kasing ano eh, merong di ako sure baka anniversary ng kamatayan. Pero pag nagsasalita ako, marinig niyo naman ako. Madaling araw yung kanina eh. So, dito si Angelic, dito si Rona. Dito rin si Llewellyn. Kamusta naman kayo? Amen. May itatanong sana ako, huwag na lang. Okay. Stay mabuti kayo, ha? Huwag kayo magpa-stress. Sige, go ahead. Sa pagkakataon ng 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 pagkakataon
Andiyan ka na pala, Joy. Magandang umaga, Joy. Tahimik pala. Kayo ba ni Rona, kayo Joy, Rona at Angelic, kayong tatlo ay nasa Bulacan? Good morning po. Ay, hello po, Bec. Si Bika ba ito o si Ron? Okay. Magandang umaga sa'yo, Bec. I'm sure si Bika nasa Bulacan. Eh si Rona at si Angelic, kayo ba ay nasa Bulacan din? I see. Okay. nasa Quezon City kayo. Kumusta naman ang Bulacan, Bec at Joy? Tapos kumusta din ang Quezon City, Rona? Ay, salamat. Wala na yung ano. Wala na yung chant. Okay, kumusta ako kayo, no, ha? Kay Pastor... Ayan, tuloy. Nakalimot na ako sa pangalan. Pastor Maling, si Pastor... Papa mo, Bec, kumusta ako? Pastor Rolly? Sino ba yung andyan pa sa Bulacan na kakilala ko pa? Pakikumusta ako, ha? Salamat. Nandiyan sa GR? Hindi na kasi masyadong nag-online sa GR eh. Baka nagagalit yata si Rona pag nag-online si GR. Sino bang GR yan? Joke lang yun, Rona, ha? Grabe talaga epekto nito kano, no? Epekto ni Sim, talagang ano? Sana tayo ay wala pa sa birth pains, sabi ng Bible.
Pero maraming naniniwala na ito ay dry run na. Sana nga, ganun. Pero may kaibahan kasi ang ano, ang birth pains kaysa mga ano lang, parang nature pero man-made. Pero lahat naman ay ano, under God's will. Pero kung tayo ay nasa birth pain na, ibig sabihin, nalalapit na po yung ano, yung pagwawakas. Pero marami din nagsasabi na tayo ay nasa dry run na in the case of ano, sabi nila yung 666. Do malayo pa yan. Dry run kasi ako din ay naniniwala na itong pag ano ng technology, yan po ay ano, dry run talaga ng chip. So diyan po talaga pupunta ang mundo. Si Pastor Louie nasa ano, si Ma'am Louie nasa kabilang ano, kabilang room. Nasa church ako. Ayaw po, Angelic. Naintindihan mo na pala ngayon yung ano ha, yung Cebuano na mabalik si Jesus. Di bali, Bicolana naman kayo. Medyo may ano eh, mga kunting Cebuano yata na kaparehas. So, by the way, yung mga kaibigan ko na nasa Israel, mga Israelites, Jewish, sabi nila sa akin, in the history of Israel, ngayon lang magkakaroon ng television na magpipreach about Jesus. So, yan ay history maker nila doon sa Israel. Yung isa ko namang kaibigan na nag-move ngayon doon sa Israel din, Jew din po siya. Hindi na pala masyado ka ano ngayon, ka strict doon, basta mag ano ka lang, mag-follow ka lang doon sa yung parang naintindihan ko doon yung age, yung edad ng kung ikaw ay young people, kapag nag-share ka ng gospel, dapat ay young people mo rin siya. Parang ganun. Ako din ay na-surprise. So, maraming ano ngayon doon. Pero ako ay nagpupuri sa Diyos kasi nga, hindi na pala ganun ka hard ano ng gospel doon. Basta ano lang. Yung sabi nila, sumunod ka sa edad. So kung ikaw ay young people, gaya ng sabi ko, young people din ang ano, kausapin mo. Kung bata, bata din. Yun ang sinasabi nila. So kaya nga ngayon, di nila maano eh, ma-close down yung YouTube or Facebook. Kasi yun ang ano, ginagamit nila. Kasi online din. So anyway, tayo ay nasa ano na, end of days. Pero hindi natin alam kailan mag-end. So,
Daming haka-haka ngayon sa mundo. Laro ng negosyante, laro ng politiko, laro ng ano, daming ano, bagay-bagay. So, ilan lang ba tayo nandito ngayon? Apat? Tingnan ko lang. Lima? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo lang tayo. So kung ano, nandiyan na ba si Weng? Kung walang bago rito, tatanungin ko na lang kayo kung okay lang ba sa inyo na ipagpatuloy natin ito kada linggo. So yun yung una kong tanong, okay lang ba sa inyo na gawin natin ito kada linggo. Pangalawa, since na hindi naman kayo mga bago sa Panginoon, pangalawa kong tanong, pwede ba kayong magbigay na lang ng Bible study lesson bawat isa sa inyo? So, bigyan nyo ako ng hello JR, kung nandiyan ka na bro. So bigyan nyo na lang ako ng topic na pag-usapan natin sa susunod na linggo. Since na bago kayo. Kasi itong ginagawa kong series ngayon ay para sa lahat. Yung mga mayroong pang doubt doon sa eternal life, yung assurance. So kailangan ko bumalik, umpisahan sa beginning. Kung napanood nyo po yung ano ko, yung parang video-videohan lang dyan. binanggit ko doon na kailangan nating alamin yung beginnings. Yung beginning natin, kailangan nating alamin. So kasi lahat kasi ngayon nakafocus na sa bagong testamento. Na nakalimutang alamin yung kung saan tayo nagmula. Hello, hello bro. Ako'y natuwa bro na kahit hindi kita makita kasi YouTube yung gamit natin. Kumusta ka naman bro? Sige, asangayon daw si Rona. Oh. Yes daw siya sa akin. Sa akin, sa kanya, yes daw po. So, ulitin ko, rating ko yung inumpisahan kong series ay para sa lahat, either bago or hindi. Kung bago, salamat bro, ikaw din naman eh. Nagmana tayo sa isa't isa. kasi baka mayroon pang mga doubt at hindi maliwanag yung pag-aaral noon. So baka makatulong na maging maliwanag. At pagkatapos nito, maaring hindi na rin kayong magturo, mag-disciple ng sino man. Kasi wala nang, ano, wala nang doubt, maliwanag na. So, pangalawa, kung ano naman bago, kailangan nilang malaman yung simula. So, since kung tayo naman lahat ngayon ay hindi na baguhan, so, pwede na nating skip yan. Kasi I'm sure na tayong lahat ay sigurado na mayroong eternal life. At wala nang doubt doon. Wala nang question, di ba? Maliwanag sa atin yun. Maliwanag na pinag-aralan natin yun. So, yung una kong tanong, si sabi ni Rona kanina, yes daw sa kanya. Kung gusto nyo bang ipagpatuloy natin ito hanggang gumaling ang mundo. Pangalawa, since hindi naman kayo baguhan, pwede po bang na bigyan nyo na lang, magbigay na lang po kayo ng topic, ng Bible study lesson topic
Yun yung pag-usapan natin. Bawat isa sa inyo. Para ma-address natin yung gusto nyong ano ba, gusto nyong malaman personally. So bawat isa sa atin, meron pong mga bagay na gusto nating alamin at gusto nating mapakinggan yung bawat isa or sino man na gusto nating mapakinggan kung ano yung kanyang idea or ano ba yung binigay ng Diyos na wisdom sa kanya para tayo ay magkaroon ng kunting kaliwanagan doon sa gusto nating malaman. So yun yung pangalawa kong tanong. So yung una, ulitin ko, gusto nyo bang ipagpatuloy natin ito hanggang gumaling ang mundo? Pangalawa, pwede po bang magbigay na lang tayo ng topic sa ating pag-aaral sa Biblia? Yung gusto nyong ano, topic, gusto nyong malaman. Sino si ano, si Ecclesiastes Alpha? Hello, Ecclesiastes Alpha. Ay, nako. Sige, so si Rona sumagot na yes daw po sa kanya. So si ano, si Angelic, si Wing, si Joy, si GR, sino ba yung ano, gustong mag-ipagpatuloy? Kada linggo lang naman. Okay, si Angelic, yes daw po. Ay, dyan na naman. So, mayroon na tayong tatlong yes. Galing kay Joy, kay Angelic, kay Rona. Hintayin na natin yung iba. Okay lang yan. Tsaka, kung panoorin nyo yung ano, yung series background ng lesson ko about God's assurance, mayroon po akong mga binabanggit doon. Hindi ako nag-focus doon sa background talaga. Kasi yung background ng lesson ng assurance is Genesis chapter 3. Pero inumpisahan ko na lang sa 1 to hanggang 3 at may mga binanggit ako doon ng mga masasabi kong doctrinal ano katuruan na maaring kayo po ay ma-confuse or baka ayaw niyo yun or ma-curious kayo. Okay lang naman. So, whatever I am teaching here, hindi po yan to divide us. Kasi I do not teach doctrine. Noon, ako ay mahilig talaga sa doktrina. So, yan po ang totoo. Okay, sabi ni Rona, gusto ko pa tungkol sa one save forever, save tungkol sa tinatawag na hyper grace. Mawawala ba ang kaligtasan sa isang tao? Sige. Since si Rona yung unang ay, dalawa pala kayo. Hindi tayo piling mag-usap ngayon kung ganon. So si Angelic naman, Christ-likeness. Okay. Actually, Angelic, yung ano, nabanggit ko yan doon sa ano, sa video-videohan ko na series, yung background. May binanggit ako doon ng beginnings niyang forgiveness. Meron po akong binanggit doon. Pero binanggit lang. Hindi ko talaga siya pinag-usapan. Pero yes, okay, sige.
So, honey, kung ikaw ay nanonood at nakikinig, pakilista po yung ano, yung mga topic na binigay nila. Kay Rona is tungkol daw sa Save Forever. Tapos ilagay mo lang yung Hyper Grace. Anong hindi niya mahanap? Anong hindi mahanap ni ano ni Ana? Ito. Sabihin mo, ito'y type nyo. Ah, honey, ano na lang, honey, ibigay mo yung link. Sige, meron na tayong dalawang topic na pag-uusapan. So, yung una, yung hyper grace, mawawala ba ang kaligtasan ng isang tao? Pangalawa, Christ-likeness. Ano ba talaga yung Christ-likeness? Maganda yan. Kasi kung si Jesus ay nagpatawad, dapat ba tayo magpatawad? Saka, kung si Jesus ay on the spot nagpatawad, ganun po ba tayo dapat? Di ba? So kapag may mga tawag-tawag din sa ano sa theology, yung masyadong bukal daw mag-preach, may tawag sila diyan. So sabi kasi ng ni Jesus on the spot when he was on the cross, he forgive, right? So dapat daw tayo ng mga Kristiyano ay ganun din, right away mag-forgive. Ayan, di ba? Mga gandang pag-usap. Saka din, yung sabi ni Rona, no? Mawawala ba yung kaligtasan ng isang tao? So, yung pinaka-ano dyan, yung bagong small put ngayon is yung hyper grace na katuruan. Kaya nga po, ako ay hindi na nagtuturo ng doktrina. Si Yahweh po, binago niya po ang aking pananaw dyan. Yung doktrina kasi, yung sound doctrine, isang ano lang yun, isang epistle natin matatagpuan yun, doon kay Timothy. And throughout the... Ha? Ah, so ibig sabihin bawal, sige, paki-ano na lang, paki-message mo na lang sa messenger ni kahit sino sa kanila. Para may paso na lang nila. Sana ba ako? Ano ba yung sinasabi ko kanina? I say, like dying to self, human nature po. Yung banda dyan, angelic, yung dying to self and human nature po. Ang magandang example kasi dyan, si Apostle Pablo at si Apostle Peter. So, nung sinabi ni Jesus yan, na sino man yung gustong magiging disipulo, kailangan he has to die to himself and carry his own cross. So, hindi lang yan siya figurative. Yan din po talaga ay totoo in reality. So anyway, mapag-usapan naman natin yan. Ano? So sana pa ako kanina, ano ba yung sinasabi ko kanina? yung tungkol sa ano sa topic ni Rona na
sabi ko doon yung hindi na ako nagtuturo ng doktrina. Kasi yung doctrine word could only be found one of apostles' letter to Timothy. He has to teach sound doctrine. And since that time, the theologians and scholar ginawa na nilang ano yun, katuruan or doktrina. Pag sinabi kasi nating doktrina, ibig sabihin, yun yung katuruan ng isang organisasyon para sa isang organisasyon. Doktrina, yun yung paniniwala ng isang organisasyon. Ngayon sa akin, yan din po ang pananaw ko dati. Pero nung bumalik ako sa beginning, yung mga sinasabi ko yan, know your beginnings. Si Yahweh, binago niya yung view ko doon. So, Jesus said that it is for freedom that Christ has set us free. So, yan dati, hindi yan naging rima sa akin. Ano ba talaga yung freedom? Okay. So, freedom in Christ, not freedom to sin. Sabi ni Pablo. So, ano ba talaga yung freedom? Sabi ni Jesus, ni Apostle Paul, Jesus said that if anyone is in Christ, he is a new creation. And then, anybody is in Christ has now no condemnation. Pero kaibahan yata yung doktrina sa isang organisasyon. Bakit po? Dahil whether we like it or not, lahat ng organisasyon ngayon hindi naman nagkakaisa. And when it comes to doctrine, we are divided. And because of that, we are divided. Because we are divided, then hindi po tayo malaya. Bakit po? Dahil maraming doktrina ang umahawak sa atin na dahil po dyan, hindi na tayo free na gumawa sa isang bagay kasi hindi naaayon sa doktrina. So, kung si Jesus ay pumarito para iset free niya yung prisoners, at bago ko makalimutan, when God said He come to set free the prisoners, ang ibig pong sabihin niya, yun po yung mga katuruan ng mga Jews noong unang panahon sa mga Israelites. Kaya yung mga katuruan na yun, hanggang sa New Testament, yun ang palaging ginigiba ng Panginoong Jesus sa mga pare. So yun yung sinasabi ni Jesus yan, na He has come to set us free. So hindi lang po yung katuruan. Free from sins, free from hardships, maraming bagay. Pero isa sa mga ginigiba ng Panginoong Jesus dyan ay yung katuruan na nagiging hadlang upang ang tao ay makilala niya ang Diyos ng tuluyan o makilala niya ang Diyos ng tama. Yun yung ginigiba ng Panginoong Jesus. Kaya nagkukulide palagi si Panginoong Jesus at yung mga paring Jewish noong unang panahon. So ngayon, yung storya na yan, hindi yan naputol. Pinutol na yan ng Panginoong Jesus, pero pinagpatuloy ng mga organization. So ang sinasabi ko rito, hindi ako against organization. Hindi rin ako against religious groups. What I am against is what Jesus is against in the beginning. So that is why na ayoko nang magturo ng doktrina. I would rather teach the Bible itself and just say it is what the Bible says than saying na kung ano yung nakuha at nabasa na intindihan ko sa Biblia, gagawin kong doktrina. Yan ay ayoko nang gawin. Kasi yan na yung pinagdaanan ko dati. God has changed me in that view. Kaya mga kapatid, itong mga pag-uusap natin, itong pag-aaral natin, hindi po ito doktrina. Kung ano man yung mapag-usapan natin sa Biblia, yan po ay Bible. Yan po ay hindi doktrina. Kaya at the end of the day, hindi ko po kayo hawak at hindi niyo po ako hawak. Ang may hawak sa inyo ay ang mismong may-ari ng pinag-aralan natin. Walang iba, ang banal na Espiritu, ang Panginoong Jesus. So at the end of the day, sa Kanya kayo managot. Tayo sa Kanya managot. Hindi tayo mananagot sa
doktrina. Hindi tayo mananagot sa organisasyon. Tayo ay mananagot sa Panginoon. Now, ngayon, kung ang organisasyon natin ay kinulong tayo, di marami tayong pananagutan. So, parang ganun lang. Kaya hindi ko kayo hawak kayo ng Panginoon. So, ang pag-aaralan natin dito ay tungkol lamang sa Biblia. At hindi natin pwedeng gawing doktrina na yan ay magiging pakasabihin na ng bagong katuruan. For example, no, sabi ni Teacher Rona kanina na hyper grace. Yan po ang bagong sumulpot na everything is free or okay. Actually, yung isang kaibigan ko sa Mindanao, membro na dyan. At kami din po ay nag-collide. Kasi palagi kasi nilang sinasabi na ligtas ka na. Tapos pagtanungin ko, yung kaligtasan ba ay kahit na gumawa tayo ng kasalanan, okay ba? Hindi nila sinasagot ng diretso. So sabi ko, okay lang yan. So, sabi ko naman, kung ang kaligtasan ba ay mawawala o hindi. Hindi rin nila sasagutin ng straight. Kaya yung hyper grace kasi Teacher Rona, no, hindi lang yan unang ano katuruan. Kasi itong mga kapatid natin sa ibang religious group din may katuruan din naman sila na ganun na kapag ikaw ay ligtas ka na hanggang magpakailanman. Okay? And you can never lose your salvation no matter what. So, yan po yun. Yes po, Rona. Exactly, absolutely. Kaya nga sabi ni Apostle Pablo, dahil ba ngayon ay tayo ay ginawa ng righteous ng Panginoon, magpatuloy ba tayong ano, mabuhay sa kasalanan? Sabi niya, hindi. So ngayon, yung hyper grace naman, kabaliktaran naman yung katuruan. Okay. Pero una sa lahat, kailangan nating malaman, ano ba yung grace? Ano ba yung gift? O ito ha, kasi ano na eh, I'm almost 40 years old na. At hanggang ngayon, naririnig ko pa rin dito sa mga sermon. So bakit ba talaga ano, bakit pinadala ng Panginoong ni Yahweh si Jesus? Okay? So una sa lahat, kailangan nating alamin yan. Tapos ano ba yung grace na sinasabi ngayon ni Apostle Pablo? O, tingnan mo nga paano tayo na nagkakamali dyan. Dahil dyan sa word na hindi pinaniwanag ng mabuti, ang pagkakaintindi ng lahat ng Kristiyano, malaya tayong lahat. Ah, okay lang yan kasi we are under grace. Di ba yun yung word naman narinig natin? Ah, okay lang po yan kasi we are under grace. Eh ngayon, ang tanong, ano ba yung grace na yan? So yung unang mga sagot yan, sabihin nila sa atin, sa akin, na grace is unmerited favor. Hindi yun yung meaning na ibig kong sabihin. Ano ba yung, bakit ba may grace? Ano ba yung meron dyan na it leads us to say it's okay kasi we're under grace, we can do that. So, una sa lahat, bakit pinadala ng niyawin si Jesus? Ano, sa akin, in the view of Messiah, okay? Because the world needs Messiah in first view, in first reason. Kasi the world needs Messiah. So kaya he has to send Jesus. And sending Messiah has a mission to accomplish. Yun yung dapat alamin natin. Ano yung gagawin ng isang Messiah. So if you really taking heed of the word of God, when you read it, Jesus said when he's on the way to be crucified, sabi niya in his prayer, if it is possible to take away this cup, take it away. Di ba?
So what does it mean? So may mission siyang gagawin. And then on the another book of the Bible, he says that he took up the nature of a servant. That he even willing to die. So mayroon pong mission ng isang Messiah, and we all know that, and that is to save the world. Okay? So saving the world is what Messiah do. Kasi yun man talaga. Pero ngayon, kailangan nating pag-usapan yan. Pero since na, hindi naman siguro kailangan nating pag-usapan, I'm sorry for the word. Kasi lahat kayo alam ninyo yan. Okay, so doon na lang tayo sa mga topic ninyo. Doon na lang tayo. At on the way, kung ano pa, matatapos natin yung mga topic na binigay ninyo, they pag-usapan natin yan. Diba? So, can we lose our salvation? Tapos yung versikulo dyan, yung gagamitin nila na versikulo dyan, yung sabi ni Jesus, no one can take them away from my hands. Hello, Grace! So, balikan ko pala, at the end of the day, when Jesus comes and finish judging, in Revelation, there are two verses found in there, not just two. Na yung basis ng Panginoong Jesus is going to ask kung sino lang yung sumunod sa kanyang salita. Pangalawa, sino lang yung sumunod sa kanyang kautusan. So wala pong doktrina doon. Kaya doctrine is not what God is going to ask us if we obey it or not. Rather, the Bible and the commandments of God. When we say commandments, let's go back to the beginning. So we will understand how many commandments and what does this commandments means and this one means. Kasi nung bubalik ako sa beginning, reading from the beginning, kagaya ng word na covenant, may iba-ibang covenant yan. But along the way, dahil sa dami ng sumulpot na doctrine, na-echakwira yung iba-ibang klase ng covenant at na-misunderstood na. Kaya nag-iba na yung meaning nun. Okay? So for example, mayroong covenant na ginawa ang Diyos na He will never flood the earth again. But there's also another covenant that God made for the Israel. So kailangan malaman. Pero ngayon, ang nangyayari kasi, everybody is focusing na doon sa New Testament, forgetting the Old Testament. Kasi they are always claiming that Old Testament is a shadow. But here is my argument. If you don't know your beginnings, it is hard for you to understand what is today, present, past, and future. Kasi you don't know the beginnings. But if we know our beginnings, I think it's easier to understand what is today, what is present, past, and future. Now, kung ang isang guro, diretso siyang magturo without knowing the beginnings, ano mangyayari dun? See, he or she would not be able to deliver it clearly kasi he doesn't have the background. So that is my argument. Kaya mahalaga na even though the Old Testament is a shadow of the things to come, but we have to know. By knowing our beginnings, then that way, it's easier to understand ano yung ngayon at ang paparating. So, sabi ni Angelic dito, second topic daw is preparation of church bride for His coming. Yes po. Yan ay magandang pag-usapan.
So, lately lang mga kapatid. Sino bang nandito ngayon? Paki-amen nga kung nandito pa kayo lahat. Okay. Matanong ko kayong lahat ha. Matanong ko kayong lahat. Kasi sabi ni Angelic dito, preparation of the church, bride for his coming. Alright. So mayroon po tayong mayroon pong dalawang tinuro sa atin. Una, rapture. Pangalawa, second coming. Tama po ba ako? Okay. Yan din po ang tinuro sa akin. Even nung nag-aaral kami. Pero nung bubalik ako sa beginnings natin mga kapatid, yung tinuro sa atin na ang rapture ay a different event from the second coming of the Lord Jesus Christ, akin pong nalalaman by reading the Bible, not doctrine, not listening to other. Rapture is not a different event, unlike what we are taught. O ngayon, Angelic, ayun, ano ka na? Na-confuse ka na ba? So yung tinuro sa akin noon, yung rapture ay ibang event. So mayroong rapture na mangyayari at mayroon ding second coming na mangyayari. So yung katuruan, mayroong rapture na mangyayari, kakaiba sa second coming ng Panginoong Hesus. Yan din po ang aking, yun din po ang tinuro sa amin. Pero ngayon, sabihin ko sa mga kapatid, yan ay out of context. Apostle Paul never teach that. Apostle Paul did not teach Galatians and Corinthians that there is a rapture na different event. So mayroon pong rapture mga kapatid. Ako po ay naniniwala na mayroong rapture. Pero ako ay hindi naniniwala na ang rapture ay different event from the second coming of Christ. Sige, Grace. So kasi ang sinasabi, may rapture. Tapos mayroon ding second coming. Babalik din ang Panginoong Yesus. So iba yung rapture, ibang kaganapan yun. Iba din yung kaganapan ng pagbabalik ng Panginoong Yesus. And then they're using Thessalonians to prove na ganun nga. Sabi ni Apostle Pablo. Sis Grace, yung mga word kasi na yan, pre-trib, mid-trib, post-trib, yan po ay result ng doktrina ng isang organization in which I respect about that. But sa akin, ayoko nang maglagay ng titulo na ganyan. Ang gusto ko lang kung ano yung sinabi ng Biblia, yun ang aking paniniwalaan. Kasi kapag lagyan ko ng titulo yan, mas lalo nang ma-divide yung Kristiyano at mag-iba-iba yung mga katuruan. Kaya nga, magkaiba yung turo ng pre-trib, iba din yung turo ng mid-trib, iba din yung post-trib. Bakit po? Kasi magkaiba kasi yung titulo. At magkaiba yung organization. Magkaiba yung doktrina. Ngayon, ang layunin ko po ay magkaisa ang lahat. Kaya hindi ko na po papangalanan yan na yan ang titulo para hindi po tayo ma-divide at tayo po ay magkaisa. Na isa lang po yung ating panghahawakan. Yun lang po yung Biblia. So walang pangalan doon, walang organization, walang doktrina. Talaga pong salita lang ng Diyos. So,
Kapag gagamit ako ng mga titulo, yan po ay mag-divide sa lahat. At ang mangyayari dyan, baka sabihin pa nila na may bago akong katuruan. Di ba? So another doktrina na naman, kumbaga. But I respect all of those views. Pero yung Biblia natin, wala pong sinasabi na mid-trib, post-trib, at late-trib ba yan? Wala pong sinasabi dyan. Ang sinasabi dyan, there is rapture and that God, Jesus Christ, will surely come back. So, ngayon, makikita ba natin yan? Hindi. That's how we understand. That's how the theologian scholar call it. Because it is a teaching, it is a doctrine. And he has to name it, they have to give a title for it para magiging doctrine yan. Kaya nga ang bawat organization mayroong doktrina. And one of that is mid-trib, post-trib when it comes to rapture. Now for me, I only believe in the Bible. Kaya wala po akong titulo dyan. Ngayon, balik tayo mga kapatid. Yung rapture na tinuturo sa atin ay ibang kaganapan doon sa pagbabalik ni Christ. Ayan ay magandang pag-usapan natin. Pero klaruhin ko ha, mayroong rapture. At ako ay naniniwala na mayroong rapture. Right? Ang hindi ko lang pinaniwalaan na ang rapture ay kakaibang kaganapan. Na mayroong magaganap na, shoo! Bago bumalik ang Panginoong Jesus. Kasi yun yung ano eh, yung mga post-trib, mid-trib na katuruan. Yung post-trib, ibig sabihin doon, hindi na tayo dadaan sa ano, sa tribulation. Kukunin na tayo ng Diyos sa pamagitan ng rapture. O yung mid-trib naman, dadaan tayo ng tribulation, pero sa kalagitnaan, mangyayari yung rapture, kukunin tayo ng Diyos. Hello po, Ana. Good afternoon po. Ano ba yung isa? Post-trib? Mid-trib? Sana ba yung chigris? Ito kasing mahirap sa akin eh, kasi kinanimutan ko na yung mga doctrine eh. Ano ba yung isa? Late-trib ba yung sinabi ko? Yung katapusan, yung late-trib, pre-trib, post-trib, mid-trib, pre-trib. Yun. Tama. Salamat, NJ Lake. So, yung pre-trib, Yun yung ang rapture mangyayari sa katapusan talaga. Na pinagdaanan na natin ang lahat sa kapamag-rapture. Tingnan mo nga, dyan pa lang, hati-hati na talaga tayo. So, pero yung mga neutral, kagaya natin siguro, kahit saan dyan, basta babalik ang Panginoon. Tingnan mo nga ako, nagsasalita ako, ang binanggit ko, babalik ang Panginoon, hindi rapture. Kaya pag nakikinig ako sa mga kakapatiran ng Kristiyano, ang sinasabi naman nila, kailan kayo babalik ang Panginoon? Hindi naman, kailan kayo mag-rapture? Kayo ba ay kanon? Tanungin ko kayo, mga kapatid. Sa inyo ba ay ganon din po kayo? Ano bang sinasabi nyo? Ganito ba? Kailan kayo babalik ang Panginoon? Or kailan kayo mag-rapture? Ganun ba kayo? So I'm sure hindi, no? So lahat naman, narinig natin kayo, marapit na talaga pagbabalik ni Jesus. Wala namang nagsasabi na malapit na talagang mag-rapture. Diyan pa lang na eksena. Medyo kung talagang parang ninonotice mo yung mga bagay, parang mapak-question mark ka na. So, ganun din po. Salamat po, Ana. Kamusta po kayo dyan sa Australia? Sana ay... Hinihintay ko kasi itong development ni YT eh, na magkaroon na rin sila ng ano, na pwede ko na rin kayong makita on screen. Narating din yan.
Oh, wala na yata ng ano eh. Yung tanong ko kanina, lahat ba kayo ay naniniwala na ang rapture ay ibang kaganapan at iba din yung pagbabalik ng Panginoong Jesus? Wala nang sumagot, so angelic na lang. Oh, sige. So mayroon na tayong apat na topic, ano? Yung una, yung hyper grace na can we lose our salvation? Yun yung ano. Tapos sabi naman ni Ma'am Angelic din, pag-usapan din natin yung Christ-likeness. Kung ang Panginoong Jesus ay nagpatawad on the spot, for example, dapat pa din ganun ang Kristiyano. Tapos pag-usapan din natin, ng sabi din ni Angelic, pag-usapan din natin yung pagbabalik, the preparation of the church, yung pagbabalik ng Panginoong Jesus. Ayun. Oh, di ba? Na-confuse si Ma'am Angelic. So, Ma'am Angelic, ano bang katuruan ng nalaman mo about rapture? Ibang kaganapan yung rapture, iba din yung second coming, ano? Si Ma'am Anna, si Rona, si Bro GR, si Becca, ano ba yung pagkakaalam nyo about rapture? O, liwanagin ko lang ha. Again, ako ininiwala na mayroong rapture. Okay? Ang hindi ko lang pinaniwalaan na ang rapture ay ibang kaganapan. Hindi ako naniniwala dyan. Bakit hindi ako naniniwala? Kasi yun ang sabi ng Biblia. O kung talagang hindi nyo na ako mahintay o hindi nyo na mahintay na pag-usapan natin yan, mag-comment na lang kayo at pag-usapan na lang natin at sagutin ko na lang ng diretso with the scriptures. Yung scripture na ginamit nila na yung rapture o ibang kaganapan, yun din po ang gagamitin natin at basahin talaga natin at tingnan natin na maigi kung yun ba, yan po talaga ba ang pagkasabi para hindi na tayo ano. Oh, sige, comment kayo kung gusto niyo nang pag-usapan natin ngayon yung rapture na hindi ibang kaganapan. Unahin na lang natin. para yung pag-usapan natin yung preparation na lang. Oh. Ayun, natulog na yata silang lahat eh. Or ano, nag-iisip naman si baka nag-iisip na kayo na iba na yata ang katuruan ni Pastor Rogie, oh. Right after the rapture, si Jesus nakaabang na sa alapap. Ah, Ma'am Rona, pakiliwanag mo ha. Pakiliwanag mo, maganda yan. Sige, pakiliwanag mo, bakit ganun yung sagot mo? So ano ba yung rapture sa iyo, Ma'am Rona, at ano yung pagbabalik ng Panginoong Jesus? Sila ba ay magkaiba o hindi? Pakiliwanag po, Ma'am, ha? ako ay naniniwala, Ma'am Angelic, na kagaya ng sabi ni Apostle Pablo, na we are not in darkness. So we are not prepared for wrath of God. O kaya nga kaya dapat na yung sinabi mo kanina, preparation of the church of the coming of Jesus.
So ngayon, sabi mo ano yung hinihingi ni Yahweh sa mga church pagbabalik niya. Sabi ni Paul, hindi tayo for made for darkness and for the wrath of God. We are made to be saved and be with God forever. Right? So, yung judgment, kasi yung tanong ni Ma'am Angelic, judgment, ano yan eh? Yung hinihingi sa kanyang pagbabalik. Okay, Ma'am Rona, hindi po iisa yan. Rapture and the second coming is not one. As I said a while ago, na there is rapture but not a different event. But it is not also the same as the second coming. Kasi mayroon pong tinuturo ang ibang doktrina din na ang rapture at ang second coming ay isa. No, ngayon, naku-confuse na talaga ng mabuti si Angelic. O, Ma'am Angelic, hindi ko lang muna sasagutin yung ano mo, ha, hinihingi ng ni Yahweh sa mga church sa pagbabalik ni Jesus po, ha? Wala naman, kung ano, wala naman po talaga siya. He is going to reward us, that's the truth. And he would not ask anything. I never read. Kung may nabasa ka, please pakilagay mo para pasayin ko din po. I was reading Revelation 1 month ago, and I found 2 verses na sa pagbalik ng Panginoon, He has 2 bases for us. Yung mga sumunod sa katuruan ng Diyos, sa Biblia, yung mga those who keep the Word of God faithfully. Number 2, those who obey the commandments have the right. Okay, have the right. He will reward us. We are not to... Actually, Revelation, if you are going to read Revelation, I never read na He was judging believers. I have never read it. What I was reading was yung nabuhay na yung mga ano, yung mga namatay, some of them, sabi niya, some of them went, hindi nila nabuhay. No, pero ayaw ko munang anuhin yan. Unahin na lang muna natin yung rapture na lang. Okay. Ma'am Rona, hindi po sila different event. Una sa lahat, yung rapture at second coming, hindi po sila iisa. Hindi iisa. Pangalawa, hindi din po sila different event. Ah, sige, pag-usapan na natin. Puntahan natin yung ano, yung Bible natin. O, Corinthians tayo, mga kapatid. Ay, Corinthians, Thessalonians pala. Ano na bang nangyayari? Ngayon. First Thessalonians chapter 4. Okay, diyan naman kayo. First Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18.
Ayan po yung ano natin, verse natin dyan. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. O, bigyan ko kayo ng ano, ng minute to read. Tapos sabihin nyo sa akin kung different event ba siya o hindi. Sila ba iisa o hindi? Sige po. At tapusin natin ito ng ano na ba sa inyo ngayon dyan? Anong oras na po sa inyo dyan? 11 na po ba? I think so. Sige yan, ito na lang po. Oh, 11:24 na sa Pinas. Sige po, ito na lang po. Sagutin na natin para hindi kayo ano, hindi kayo makatulog kayo ng mabuti. And then you have to ano na, go and have your lunch. And see you next Sunday. Sige po, yung mga nabasa na po ninyo, paki-comment na lang po kung sila ba ay different event, sila ba ay isa lang or ganito na lang, ang comment nyo dyan, lagay nyo, rapture and second coming is the same. Lagay nyo dyan. Kung ang nakita mo ay rapture is kakaiba, lagay mo yun dyan na yung rapture is different event from second coming. Or ano na lang, anything you find out. Hello church. Hello Neil. Salamat po. Hinihintay ko sila eh. Hindi pa sila na hindi pa siguro nila tapos basahin. Tagalog version. Thank you.
ano na mga kapatid? Na tayo na ay ano, mananghalian na. Nag-Google yata kayo eh. Huwag kayong mag-Google ha. Basahin nyo yung Biblia ninyo. Nako. Asa na si Ma'am Rona? Oy, Ma'am Angelic, huwag ka masyadong ma-confuse. Sana si Mama Ana, si Becca, si GR, nawala na yata eh. Si Joy, wala rin. Masyadong tahimik si Joy. Nagbabasa lang ata si Joy ah. Oy, sumali naman kayo dyan. Bible study nga ito eh. O, sumali ka naman, Joy. Huwag ka lang magbabasa dyan. Kaya nga Bible study ito eh, para nga tayong lahat ay magsabi. O, huwag ka lang makikinig, bro. Magsabi ka rin. Oh. Gusto ko rin marinig yung ano mo, bro. Yung pagkakaintindi mo sa ano sa rapture. Oo, nang Thessalonica tayo. 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Or kung mayroon kayong Bicol translation, mas maganda. Walang pabibilian, Rona. Ano mo lang, ma'am, kung sa binasa mo dyan, sa 1 Thessalonians 4, 13 to 18, kung yung pagkakaintindi mo dyan ay rapture at si kaming iisa, comment nyo lang po. At kung hindi naman, pakicomment na lang po. Basta kung ano yung pagkaintindi mo dyan sa sinasabi ni Apuso ko. Oo, ma'am. Rapture yung pinag-usapan natin eh. Okay lang yun, sige. Okay lang yun, Joy. Sige, bigay nyo yung ano nyo. Ano ba yung pagkaintindi nyo dyan sa 1 Thessalonians chapter 4, 13 to 18. Kasi yan yung ano eh, yan yung ginamit na book ng Bible to prove na mayroong rapture na ibang kaganapan. So, dapat din natin, yan din ang gamitin natin at basahin natin ng maigi. Kung ano ba talaga yung pinapaliwanag ni Apostle Pablo dyan. Oh, bro GR, ano, sumagot ka naman dyan. Okay lang yung mamruna. Alam mo nga on, sinagot mo nga oh. Muling pagpaparito ang Panginoon ang sinasabi. Tama po yan. Tama yung sagot mo, Ma'am Rona. Nakuha mo yung ano, nakuha mo yung context. Yun po yung context dyan. Ang pagpaparito ng Panginoon. That's the context. Ngayon, paano yan nagiging rapture as kakaibang event? Kung ang context dyan ay ang pagbabalik ng Panginoon. So ngayon ang tanong, is rapture and second coming one? Kasi mayroon ding mga katuruan na yan ay iisa.
Nasabi ko kanina, hindi. Hindi sila iisa at hindi rin sila different event. Pero tama po kayo, Ma'am Rona, ha? The context is yung pagbabalik, pagpaparito ng Panginoon. Kahit pa nga, basahin nyo yung, ano, yung titulo na nilagay dyan. Basahin nyo yung titulo na nilagay sa Biblia ninyo. Nakalagay dyan, hindi ano, hindi the rapture. Kundi ang pagbabalik ng Diyos. Or ano mang basta pagbabalik. Yan pa lang, ano na. Yan pa lang, you will be confused. Kung talagang you are noticing ano yung pinag-usapan at sinasabi dyan. Wala naman tayong mababasa na the rapture. Wala. Yung mga titulo lahat dyan nakalagay, pagbabalik ng Diyos, pagbabalik ni Jesus. Diyan pa lang, wala na eh. Todas na tayo eh. Okay, sabihin na natin kasi magtitsuob na. O, si Ma'am Angelic, sabi niya, the coming of the Lord. So how come na yung coming of the Lord nagiging rapture? Si Joy din, sabi niya, ang pagbabalik ng Panginoon. Bakit yung pagbabalik ng Panginoon nagiging rapture? Kasi mayroong mga katuruan na yung sikang kaming rapture ay isa. Sagutin na natin. Hindi po, mayroong rapture, Ma'am Rona. Sagutin na natin kasi 12 na, baka magutom na tayong lahat. Sige. Galing po dyan sa binasa ninyo, maya pagkatapos natin, basahin nyo ulit. At talagang please notice it carefully. So sabi ni Ma'am Rona, yung pinag-usapan dyan, ang pagbabalik ng Panginoon. Tama po, yan po yung context dyan. At sabi ni Joy and Angelic, lahat po ng title dyan is pagbabalik ng Panginoon. So ngayon, sagutin na natin. Is rapture and second coming the same? Ang sagot dyan, hindi po. Okay. Saan po nang galing yung term na rapture? Kaya sabi ko, mayroong rapture. Kasi yun yung original na word. So the original word of rapture is raptuso. O raptio. Yan po ay Latin word. Yan po yung unang o yan po yung original na word na raptuso sa Greek. Sa Greek, raptuso. Sa Latin naman, raptio o raptiso. Parang ganun. Yan po yung original na word. So galing Latin, nag-translate ng Greek, nagiging raptuso. Pag translate sa English, yan na yung word rapture. So mayroon po talagang word na rapture sa Bible. Ang hindi kulang, ang wala lang po dyan, is ang rapture different event or iisa sa second coming. Hindi po yan. Hindi po yan sinasabi ng Biblia. Yung pinapaliwanag po ni Apostle Pablo dyan sa binasa natin sa 1 Corinto ay ang pagbabalik ng Panginoon. Yun yung context, sabi ni Ma'am Rona. Na ang pagbabalik ng Panginoon, yung mga namatay ay unang buhayin at unang kunin ng Diyos. At tayo na mga buhay ay susunod sa mga binuhay ng Diyos, yung mga patay. Ha? Yung mga patay, binuhay muna ng Diyos at kinuha niya bago tayo ng mga buhay. So ngayon, paano natin maintindihan? Ganito yan, mga kapatid. Yung rapture na theological terms or from Latin and Greek word na hindi naman natin mabasa dyan sa Bible natin, ang meaning yan sa English, yung rapture, is taken or is not. Okay? So, yung word na yan, sabi ni Apostle Pablo, the second coming of Christ, pag bumalik ang Panginoong Jesus, paano tayo kukunin ng Panginoong Jesus? Yung way ng pagkuha ng Panginoong Jesus sa atin galing sa lupa, yun yung rapture. Okay? So dito tayo sa mundo. Yung mga namatay, nakalibing, di ba? Tayo buhay, nasa mundo. So paano tayo kukunin ng Panginoong Diyos sa kanyang pagbabalik, second coming? So
pag second coming, pagbalik ng Panginoong Jesus, second coming, kukunin tayo ng Diyos galing sa lupa, ang tawag dyan rapture. It's not taken away. So yung taken away, yung snatch, yung pagkuha, yun ang tawag doon, ulitin ko, rapture. So ibig sabihin, merong rapture, pero hindi siya ibang kaganapan. Ang rapture ay mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, and that is second coming. So hindi rin po pareho ang rapture at second coming. Ang rapture ay isang kaganapan, ay isang pamaraan ng Diyos na mangyayari sa kanyang pagbabalik nung tayo ay kukunin niya galing sa lupa. Naintindihan nyo? So ang rapture ay hindi po kaibang kaganapan. Yan po ay pamaraan ng Diyos o tawag ng Diyos sa pagkuha niya sa atin galing sa lupa, galing sa mundo, papunta doon sa alapaap. So ulitin ko, second coming, pagbabalik ng Panginoong Jesus, kukunin niya tayo galing sa mundo, buhanin yung mga patay, mauna sila, tapos tayong buhay, susunod. Ang tawag dyan sa ating, sa pagkuha niya galing sa atin, galing sa mundo, papunta sa alapaap to meet Him, the word rapture. And that is theological terms. Kaya nga po, pag gamitin yung rapture, makukonfuse ka tayo. Kasi nga, that is doctrinal terms, that is theological terms. But the Bible is very clear. Ang sabi lang ng Biblia dyan, kukunin tayo. Taken away sa English, is not away. Bakit gawin nating doktrina yan? Maliwanag na yung sabi ni Apostle Pablo, ginawa nating doktrina, kaya tayo ngayon nagka-confused. So mayroong rapture. Kasi yan ang tawag ng Biblia nung tayo ay kukunin ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Pero hindi yan kakaibang event. Maliwanag na? Okay na tayo? Oh, habang kayo ay manangalian, basahin niyo ulit yung unang Tesalonica 4:13-18. At inutis niyo ng mabuti. Ang pinag-usapan diyan, pagbabalik ng Panginoon. Ngayon, sa pagbabalik ng Panginoon, mayroong mga mangyayari. Una dyan, bubuhayin niya yung mga patay at kukunin niya. Pangalawa, kukunin niya yung mga buhay. At ang tawag doon sa pagkuha niya sa atin, yun yung rapture. Okay na tayo. So, pwede na tayo magpaalam. Wala, hindi na nag-comment yung iba. Si Angelic na lang. Ma'am Rona, Joy, Bika, GR, Grace, sino pa ba yun dyan? Si Ma'am Anna. Maliwanag ba? Confused pa ba o hindi na? Yes po. Yes po. Ma'am Angelic, tamang po kayo. Yun yung meaning ng rapture. Pero hindi mo mababasa yung rapture dyan. Oh. Sa English, taken, snatch. Yun po yun. Again, because rapture is a theological term. But tumawa lang si kapatid na GR? So yung challenge ko sa inyo, you can believe it or not. Oo naman, Rona. Ma'am Rona. Yes, it's a verb. Challenge ko sa inyo, basahin nyo ulit. Yes po, it is a kaganapan sa pagbalik ng Panginoong Jesus. Yan po ay tawag. So basahin nyo ulit. Tapos sabihin nyo sa akin ulit kung ang pinag-aralan natin ngayon ay mali o hindi. At kung yun ba talaga ang sinasabi ng ating Biblia. Please tell me. Basahin nyo ulit. Sige, so ano, magpaalam na tayo.
Okay, by the way, bago ko makalimot, kasi wala na tayong oras, i-challenge ko din kayo, aside from reading 1 Thessalonians 4:13-18, basahin nyo yung gospel. Kung ano yung pangako ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Does Jesus promise His disciples na there will be rapture? Yun yung challenge ko din sa inyo. So kapag may nabasa kayo na mayroong tinuro si Panginoong Jesus na rapture at ipinangako niya sa kanyang mga disipulo, then mali tayo, mali ako. At mali itong sabi dito sa Biblia. Okay? So, wala na tayong oras at salamat sa inyong lahat. Bago niyo po husgahan ako na ako ay mayroon ng ibang katuruan, bahala na kayo. Wala po akong ibang doktrina, wala akong ibang katuruan. Kung anong nasa Biblia, yun lang po yung binahagi ko sa inyo. Okay? So, ulitin ko po yung challenge ko sa inyo. Basahin niyo ulit yung Thessalonians. Tapos basahin din niyo po kung ano yung pinangako ni Jesus sa kanyang mga disipulo. Nangako ba si Jesus ng rapture o second coming? Okay po. So, maraming salamat po sa inyong lahat na nandito ngayon. Hindi po kayo nagbigay lahat ng topic, pero you can send it through messenger po kay Louie para mapaprepare natin sa sunod na linggo. Bago tayo magpaalam, I would like to pray for all of you. Ayaw po, no judgment po. I do not say that ang tama pong word dyan, we are all wrong. At ang word ni God nag-correct sa atin. And no judgment po. If that's the belief, hindi po natin masisi ang bawat isa. But the challenge is we have to go back from our beginnings, read it again, and find out. And sige, I want to pray for all of you. Sinyo na lang yung mga topic na hindi nyo nasabi. Walang ano man, maraming salamat. O sige, mag-pray tayo. Yahweh, Panginoong gumawa sa langit at lupa, may-ari ng aming buhay, may-ari ng lahat ng aming nakikita. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos na siyang nagkaroon ng awa sa amin upang kami ay magkaroon, magiging part sa kaligtasan o magiging mga anak mo. Yawi na aming pinaniniwalaan namin bilang mga hinte. Sa araw na ito, dalangin ko po sa aking mga kapatid na nasa Quezon City, nasa Bulacan, at nasa Australia, at maging nasa Cambodia at sa Pinas, Panginoon. Dalangin ko ang inyong protection, ang inyong mga kamay na magproteksyon sa kanila. Lord Yahweh, salamat po na sila po ay isurround niyo po sila ng inyong mga anghel. Your legions of angels will guard them day and night, and even places that they have to go, like markets, there your angels are stations, protecting them against this virus, this COVID, this C-19. Panginoon, thank you for angels that guarding them against any forms of accidents, works of the enemy, any forms of diseases and sicknesses, in the name of Jesus. Salamat po, Yahweh, na sila po ay protektado. And I declare, Yahweh, today that your blessings, your provision may pour out to them also, Panginoon, Yahweh, na ang pangailangan po nila ay ma-supply po, Panginoon, gaya po ng inyong ginawa, Yahweh, kay Jeremiah, kay Isaiah, sa lahat po ng inyong mga anak. Panginoon, salamat po ng bawat pangailangan ay ma-supply po, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Panginoon, salamat din po na ang inyong mga anak sa araw na ito ay inyo pong tulungan. Tulungan niyo po kami na maintindihan ang inyong salita. At yung talagang sinasabi ng inyong Biblia at hindi ang sinasabi ng aming kaisipan or hindi sinasabi ng aming mga guro o ninuman. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat din po sa kanila. Pero Panginoon, hiningi po namin sa iyo, Yahweh, na inyong banal na Espiritu
ay ang aming guro, Panginoon, na habang aming yasaya sa atin, babasahin uli ang inyong banal na kasulatan, ang inyong banal na Espiritu. Tulungan kami na intindihan ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Panginoon, maraming salamat. Meron din pong mga desire ang aking mga kapatid sa mga ito. Maraming salamat na yan din po ay mangyayari according to your will. And in your time, Panginoon, in the name of Jesus. Maraming salamat po na ang habang kami ay ipagpatuloy namin, Panginoon, itong aming pag-aaral ng iyong salita sa iba-ibang topiko, Panginoon. Tulungan mo kami. Tulungan mo ang bawat isa. At yung mga mag-join pa, Panginoon, salamat na tulungan mo kami. At Lord, sa aming natutunan ngayon, salamat din po ng iyong banal na Espiritu patuloy na mangungusap sa amin. Turuan kami at i-guide kami doon po sa salita ninyo. Lord, today, marami pong salamat na Yahweh ang inyong your grace, Lord Yahweh, and the love of Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit. Panginoon, yung inyong blessings, Panginoon, ay mapasa amin. Marami pong salamat. Binibigay po namin sa inyo ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Alright, sige. Ako ay magpapaalam natin. At magpalain kayo ni Yahweh, mga kapatid. Shalom po, mga kapatid. Salamat, Angelic. At huwag po ninyong kalimutan na i-like. Salamat po. Shalom, 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 shalom.